Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sinibak sa Kongreso matapos niyang patayin ang gobernador ng Negros Oriental na si Roel de Gamon noong Marso 4, 2023. Pagpaslang, ito ang pangunahing dahilan na sinasabing pinakaugat ng pagsibak kay Teves sa Kongreso. Bukod pa sa kanyang patuloy na paghahangad ng political asylum na itinuturing ng mga mambabatas na katumbas ng pag-abandona sa kanyang pampublikong opisina, sinibak din siya sa Kongreso dahil sa kanyang mahabang pagliban para sa isang medical trip na hindi pinayagan ng pamahalan na naganap noong Pebrero 28 hanggang Marso 9, 2023. At ang kanyang mahalay na ikinilos nang mag-upload siya sa social media ng isang video kung saan siya ay sumasayaw na tanging panloob lamang ang kasuotan. Sino nga ba si Arnolfo Teves Jr. at bakit siya ang sinasabing mastermind sa pagpaslang kay Roel de Gamo? Si Arnolfo Arnie Alipit Teves Jr. na ipinanganak noong Agosto 1971 ay isang Pilipinong politiko at negosyante. Isang miyembro ng Nationalist People's Coalition noong nagsilbi siyang miyembro ng Philippine House of Representatives na kumakatawan sa 3rd District ng Negros Oriental mula 2016 sa kanyang pagpapatalsik noong 2023. Nagsilbi rin siya bilang Deputy Speaker ng Philippine House of Representatives mula Disyembre 7, 2020 hanggang Hunyo 1, 2022. Pumasok si Teves sa politika nang maging barangay captain ng barangay Malabugas sa Bayawan, Negros Oriental. Nagsilbi din siya bilang presidente ng Association of Barangay Captains sa Negros Oriental na maging ex-officio member ng Negros Oriental Provision Board noong 2015. Noong 2016, si Teves ay nahalal na miyembro ng Philippine House of Representatives na kumakatawan sa 3rd District ng Negros Oriental. Siya ay muling nahalal noong 2019 at noong 2022, sinasabing tuta ni Duterte si Teves. Sunod-sunuran sa Pangulo para makamit niya lang ang pangarap niyang pag-angat sa posisyon sa gobyerno. Nagpahayag si Teves ng suporta para sa War on Drugs ni Duterte. Nagmumungkahi ng murang rehabilitation program para sa mga drug dependent at nagsabi pang siya mismo ay napakatagal ng addict sa droga. Ngunit naging malinis sa huling 16 na taon noong 2016. Noong 2018, hiniling ni Camarines Sur 2nd District Representative L. Ray Villapuerte kay Teves na ipaliwanag ang kanyang di umano'y link o pagkakadawit sa mga ilegal na platform ng e-gambling. Noong taon ding iyon, nakipagtalo rin si Teves kay Philippine Charity Sweepstakes Office Board member Sandra Cam matapos niyang akusahan si Sandra ng pagkontrol sa mga operasyon ng pagsusugal sa kanyang lalawigan. Noong September 17, 2020, hinaman ni Teves si L. Ray Villapuerte na makipagsuntukan at pinaratangang binabae o bakla si Villapuerte matapos questionin ng una ang paglalaan ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang distrito ng Kongreso sa bansa, partikular na ang mga pondong inilaan sa mga lokalidad ni Villafuerte at House Speaker Alan Peter Cayetano. Siya rin ay walang patumangang nakikipag-away kay Villafuerte noong isang kudeta sa kapulungan ng kinatawan noong Oktubre, kung saan si Cayetano ay tinanggal bilang speaker ng mayora ng mga mambabatas at pinalitan ni Lord Alan Velasco na malapit na kalyado ni Teves. At dahil malapit nga si Teves sa mga Duterte, itinulak din niya si Paolo Duterte na magsagawa ng kudeta laban kay Cayetano. Si Teves ay isa sa 70 kinatawan na bumoto upang tanggihan ang prangkisa ng ABS-CBN noong Hulyo 2020. Kaya sa mga solid kapamilya dyan, alam nyo na kung ano ang ginawa ni Teves sa pinakamamahal niyong TV network ang ABS-CBN. Sa 19 na Kongreso, naghahain si Teves ng panukalang batas na naglalayong palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport sa Ferdinand E. Marcos International Airport bilang parangal sa Yumaong Ferdinand Marcos. Naghahain din si Teves ng isang panukalang batas na naglalayong ideklara ang ghosting bilang isang emosyonal na pagkakasala nang hindi nagbubungkay ng anumang mga parusa. Sa halip na nagsasaad na ito ay dapat parusahan ilang bagay na ginawa niya para makuha ang saloobin ng mga Gen Z. Pero tama ba ito? Noong Marso 4, 2023, isang buwan pagkatapos iproklama ng Korte Suprema si Roel de Gamo bilang gobernador ng Negros Oriental sa isang pinagtatalunang halalan laban sa dating gobernador na kapatid ni Arnolfo Teves, si Pride Henry Teves.
Pinaslang si Digamo sa kanyang tahanan. Pero sino nga ba talaga si Ruel Digamo? Si Ruel Digamo ang gobernador ng Negros Oriental noong panahon ng kanyang pagpaslang. Naging gobernador siya noong Enero 2011 matapos mamatay si Gobernador Agustina Persides. Si Digamo ay nahalal na gobernador noong 2013 at muling nahalal noong 2016 at 2019 na halalan. Si Digamo ay tumakbo para sa ika-apat na termino noong 2022 na halalan. Ngunit natalo kay Pride Henry Teves na idiniklarang gobernador. Nagahan si Digamo ng electoral protest sa Commission on Elections. Isang recount ang ginawa kung saan ang mga boto para sa isang nuisance candidate na nagngangalang Ruel Digamo ay tinuturing na isang boto para kay Ruel Digamo. Ang huling tali ng recount ay nagtapos kay Digamo bilang panalo at ang proklamasyon ni Teves ay pinawalang pisa. Dito nagsimulang magtanim ng galit at paghiganti si Teves laban kay Digamo. Pero wala nang nagawa pa si Teves. Si Digamo ay nanumpa bilang gobernador noong Oktubre 5, 2022 habang ang kanyang karibal na si Teves ay voluntaryong bumaba sa kanyang posisyon noong Oktubre 11, 2022 na puno ng ngit-ngit, galit, poot at pagpaplanong paghihiganti. Paano pinatay ni Teves si Digamo? Noong Marso 4, 2023, bandang alas 9:36 ng umaga, ilang beses binaril si Digamo nang hindi pa nakikilalang mga lalaki sa kanyang tirahan sa Pamplona, Negros Oriental. Namimigay siya ng tulong sa mga lokal na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of For Peace, Conditional Cash Transfer Program nang mangyari ang pag-atake. Siya ay sinugod sa Negros Polymedic Hospital sa Sibulan. Ngunit binawian ng buhay dakong 11:41 AM. Walo pang tao ang napatay din sa pamamaril. Ang isa pa ay namatay pagkalipas ng 2 buwan. Kasama sa mga namatay, ang isang barangay kagawad konsehal at isa pang sibilyan na napagkamalan bilang mga bodyguard ni Digamo. Noong Marso 16, 2023, inilibing si Digamo sa mausoleum ng kanyang pamilya sa kanyang bayan sa Seaton. 4 na sospek ang inaresto sa bayawan habang ang isa pa ay namatay sa engkwentro sa puwersa ng Estado. Pinagpalagay ng pamilya Digamo na ang pagpatay ay may motibong pampolitika na nagtuturo sa mga nakaraang pagpatay sa lalawigan tulad ng mga nakaraang pangyayari bago pa ang 2022 na halalan sa mga taga-suporta ni Digamo. Ang asawa ni Digamo at ang alkalde ng Pamplona na si Janice Digamo ay naniniwala na ang tulak ay kilala sa bansa ngayon. Ngunit hindi tinukoy ang anumang pangalan noong una. Pero si Arnolfo Teves talaga ang pinupunteryan nilang mastermind sa pagpatay. Sinabi ng tagapagsalita ng Joint Task Force Negros na si Major Kenon Pancito III na ang utak ay maaaring isang dating sundalo. Samantala, ang mga sospek na sina Labrador at Rodriguez noong Marso 9, 2023 ay nagdiin ng isang Kong Teves bilang utak ng pamamaril. Nagpatotoo sila na sila ang naatasang pumatay sa gobernador at sinabihan na ang provincial executive ay isang drug lord. Sinabi nila na hindi nila personal na nakilala ang individual na ito. Kabilang sa mga politiko ng Negros Oriental na nagsilbi bilang miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan na nagtataglay ng pangalan ng pamilyang Teves ay ang karibal ni Digamo na si Arnolfo Teves Jr. at dating gobernador na si Pride Henry Teves. Pero itinanggi ni Teves ang anumang pagkakasangkot sa kanyang kamatayan. Nagalit siya sa mga nagtatangkang akusahan siyang mamamatay tao at binanggit na walang mapapakinabangan ang mga Teves sa pagpaslang. Sabi ni Teves, siya ay nasa medical na bakasyon sa Estados Unidos mula noong Pebrero 28 at noong Marso 15 ay humiling ng 2 buwang bakasyon na binanggit ang isang napakalubhang banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kalam, para matanggap mo ang 20,000 free books na makakatulong sa'yo, i-check ang link sa description at comment section yung video ito. Noong Marso 22, 2023, ang kapulungan ng mga kinatawan ay nagkakaisang bumoto na suspindihin si Teves dahil sa hindi pagbabalik sa bansa sa kabila ng pagkakaroon ng expired na travel clearance. Ang otoridad sa paglalakbay na ibinigay kay Teves ay may visa lamang sa pagitan ng Pebrero 28 at Marso 9. Ang pagsususpindi ay tumatagal ng 60 araw at ito ay pangalawang pinakamataas na parusa sa kamara, kasunod lamang ng pagpapatalsik. Ito ay pinalawig ng 160 araw noong Mayo 31, 2023 na natili sa ibang bansa si Teves.
Noong Mayo 9, nagkaroon ng aplikasyon si Tevez para humingi ng political asylum sa Timor-Leste na tinanggihan ng pamahalan. Nang sumunod na araw, pinaalam sa kagawaran ng hustisya na isang asul na paunawa ang inisyu laban sa Tevez ng Interpol. Noong Hulyo 26, 2023, itinilaga siya ng Konseho ng Antiterorismo ang kanyang kapatid na si Pride Henry at ang 11 iba pa bilang mga terorista dahil sa kanilang pagkakaugnay sa pinaghihinalaang mga pagpatay at pangliligalig, kabilang ang pagpatay kay Digamo sa Negros Oriental. Ito ang unang pagkakataon na itinalaga ng konseho ang isang halal na opisyal bilang isang terorista. Bilang tugon, pinuna ni Tevez si na Pangulong Bongbong Marcos, Unang Ginang Lisa Araneta Marcos, ilang miyembro ng kanyang gabinete, House Speaker Martin Romualdez at iba pa sa isang online press conference dahil sa paggamit ng kanyang kaso para makagambala sa iba pang isyu sa bansa. Habang tinawagan ng kanyang abogado ang kanyang pagtatalaga ng terorista bilang overreaction. Sa ngayon, si Arnulfo Tevez ay sinasabing kalaban ng pamahalaan at dapat bantayan bago pa ito gumawa ng subversibong aksyon laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Kailan may hindi makatarungan ng pagpatay, iwasan natin ang inggit at pigilan ang ambisyon para sa ikabubuti natin sa bandang huli. Hanggang sa muli!